social distancing. So guys, hi guys, nandito na kami sa Amsterdam. So papunta na kami ng transfer area. Grabe ang lamig, super. Dito na kami sa Amsterdam. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo yung lugar nila. Ito. So, kabababa lang namin. Ako kagagaling lang namin sa transfer check app. So, ito yun. Tsura ng Amsterdam Airport. Ayan, maraming tindahan. So, pupunta kami sa gate namin na E24. Para mas hindi na kami magagahol mamaya. Pero matagal pa naman yung men. Actually guys, yung biyahe namin is ano pa. Mamaya pang alas 12 ng tanghali. Pero pupunta na kami. May McDonald's sa taas. Eh, yung kasama ko. So hanapin muna namin yung gate namin na E24. Ilang mga tindahan. So guys, papunta kami sa E gate. Ayun. Para hindi na kami mangarag mamaya. So E gate yung pupuntahan namin. Galing na kami dito kanina. Hindi ata namin nakita itong gate. Ayan. Tapos sa Amsterdam guys, airport, andito rin na yung mga kilalang brand. Ayan o. Oh.
Kita nyo ba yan? Rolex, Balenciaga, may Burberry, may Bottega, may Hermes. So lahat guys nandito. So ito na guys, nakuha na namin yung way. Ay, ang ganda oh. Ang ganda ng umaga. Ang ganda ng langit. So guys, nakuha na namin yung gate namin. Bali E24. Pero ano, ayan. Nasa E2 pa lang kami. So, dulo ng daigdig. Ang pupuntahan namin guys. Buti na lang merong walkalator. So ito guys yung itsura ng Amsterdam Airport. So napakalawak niya na airport. Tapos hindi naman kayo maliligaw dito kasi meron naman siya mga instructions. Dito ka bray, sir. Kasi doon may pag may dumadaan. So ayan. Ilang tanawin sa airport. So guys, malapit na kami sa gate namin. Ayan, pakita ko. Nasa 21 and 22 na. Yung gate kasi namin is 24. So I assume nasa pinaka dulo kami. Tapos sa taas kami. Sa tata, ay hindi, 21 to eh. Oo nga, sa dulo kami guys. So ayan, gusto ko ipakita sa inyo guys yung langit dito sa umaga. Wait lang. So, good morning guys. Good morning. Good morning from Amsterdam. So, ito yung itsura ng kanilang langit sa umaga. Napakaganda. Thank you, Lord. So, guys, ililibot ko pa kayo dito sa ilang part ng airport kasi malawak na malawak talaga yung airport, guys. Pero gusto kong i-share sa inyo ang kabuuan ng Amsterdam International Airport. Para mas makita nyo yung kabuuan ng airport. 1, 2, 3. Tadaan! So ito yung guys, yung kanilang airport. Yan yung sinakyan namin. Actually, hindi naman yan, pero katulad yan. KLM. Malamang siya yan, sinakyan namin? Kasi galing siya ng Asia, oh, KLM Asia. Tapos ayun na yung malalaking building sa labas. So yung terminal namin guys, yung gate namin is nasa pinakadulo. Kaya ito na yung pinakadulo ng airport na to. So far wala pang mga tao. Kasi maaga pa. Tsaka ang flight namin is mamaya pang alas 12. So ayan guys, para mas makita nyo ng malapitan. Ayan. Ingat po sa biyahe. So ngayon guys, hanap kami ng pwesto na pwede kaming magpahinga kung saan pwede dito. So far yun lang guys, see you around, bye bye. So guys, nandito pa rin tayo sa Amsterdam International Airport. Dumating kami ng around 7 in the morning. Mula guys sa Manila to Bangkok, inabot kami ng mahigit sa 3 to 4 hours. Tapos okay naman, naging smooth ang biyahe. Tapos afternoon guys, from Bangkok to dito sa Amsterdam, inabot kami ng almost 11 hours plus. So actually yung flight namin is non-stop siya. Ibig sabihin, nung mag-drop off sa Bangkok, yung sinasakyan namin na KLM Airlines, hindi na kami bumaba. Bali, nag-stay lang kami doon ng siguro almost an hour. Kasi
yung ibang mga from Bangkok to Amsterdam, bumaba sila. Tapos yung iba naman pasahero na from Bangkok to Amsterdam, sila naman yung sasakay after the disinfection. So, ayun, medyo mahaba ang biyahe. Kaya ang ginawa lang namin dun is tulog, tapos kain, ganun. Siyempre, wala ka naman magawa sa aeroplano, di ba? 11 hours. Pero so far, thank you Lord, kasi naging smooth yung biyahe namin. May ilang turbulence kaming naranasan, pero hindi naman ganun kalala. So, kaya ngayon, after naman ito, maghihintay kami ng almost 5 hours para naman sa biyahe namin from Amsterdam to Peru. Yun na yung aming final destination at sana ay wala kami maging problema so far. So, ilang napansin ko lang guys dito sa mga traveler, from Bangkok, medyo mahigpit pa, parang karamihan ng mga tao sa airport, napansin ko mga naka-face mask pa. Pero pagdating namin ng Amsterdam, kahit sa loob ng aeroplano, wala na ako napapansin masyadong naka-face mask. Siguro hindi na nila masyadong required dito. So sa tingin ko parang mas lumuluwag na yung health protocol nila dito sa Amsterdam. Ayan, so kanina pinakita ko naman sa inyo yung itsura ng airport nila dito. So ayun, so yun lang siguro muna. So hopefully from Amsterdam to Peru maging smooth din yung biyahe namin para sa aming final destination for this travel. So ayun, so kudos naman sa PLN Airlines. Maganda yung service nila. Kung i-compare ko siya sa ibang airline na nasakyan ko, siguro doon lang sa upuan, medyo sikip yung upuan nila. Kung i-compare ko siya sa halimbawa sa Qatar Airways or sa Philippine Airlines natin, ganun, parang ang KLM medyo sikip lang yung upuan. Pero in terms of the service ng mga stewardess, napakaganda. Tapos masarap din yung pagkain. Hindi siguro for me kasi first time ko lang makakain ng pagkain nila na sinner. Pero kakaiba siya. Unlike nung mga nasasakyan kong airline before na halos pare-pareho lang yung mga sineserve na pagkain. Pero ayun, so far so good ako sa experience ko sa KLM. So please watch out. Huwag pa sa'yo natin mga videos na i-upload para naman sa mga experiences natin pagdating naman ng Peru. Usually kasi doon ang final destination, so doon mas marami akong activity na gagawin. Yun lang guys, so yan, update ko lang kayo. And please kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel na to, please do it now. Please share, comment, subscribe to my YouTube channel, it's a Wolski World, para at least somehow na-share ko din sa inyo yung iba nating mga experiences sa buhay. Yun lang guys, and see you around. Bye-bye.